Sa panahon ngayon, marami ang natutuklasang mga kakaiba, kamanga-manga, at nakakatakot na mga lugar, gaya na lang ng isang lugar na maraming kuneho, isla na maraming baboy na lumalangoy, at ang isa sa mga kinatatakutang isla ay ang isla na puno ng mga ahas. Kaya mo kayang manirahan dito? Kahit na may gantimpala na katumbas ng limpak-limpak na salapi. May isang isla sa bansang Brazil na tinatawag na Ilha de Queimada Grande o mas kilala sa tawag na Snake Island. Ang salitang Queimada sa Portuguese ay to burn o sa Filipino, sunugin. Dahil ang mga tao noon ay nagtangkang putulin ng mga puno para gawing banana plantation ang buong isla. Kailangan nilang tanggalin ang mga puno sa pamamagitan ng pagsunog sa mga ito. Ang Snake Island ay may layong 25 milya mula sa baybayin ng Brazil. Isang isla na mabato at maraming mga puno na kahit saan ka man lumingon sa paligid ay makakakita ka ng iba't ibang uri ng ahas. Makamandag man o hindi. At dahil sa dami ng ahas sa isla, ito ay pinagbawal na puntahan ng mga turista at mga lokal sa bansang Brazil para na rin sa kaligtasan ng lahat. Ngunit ang tanong ng nakararami, paano nga ba nagkaroon ng libu-libong ahas sa islang ito? May mga haka-haka kung bakit maraming ahas sa isla. Ito raw ay dala ng mga pirata na gustong protektahan ang mga kayamanang nakalibing doon. Isang kayamanang tinatawag na Treasure of the Trinity. Kayamanang di umano'y ninakaw ng sikat na pirata na si Edward Teach o mas kilala sa tawag na Blackbird. Ibinaon nila ito sa isla. Sa loob ng 500 taon, ang mga pari, pribadong manlalakbay tulad nila Thomas Cavendish at mathematician na si Paul Theroux. Lahat sila ay naghanap sa baybayin ng Brazil para sa maalamat na kayamanan. Ngunit sa mga panahon ito, wala sino man ang nakakaalam kung nasaan nakabaon ang kayamanan. Ngunit ang totoo niyan, 10,000 taon na ang nakalipas ang islang ito ay konektado sa mas malaking isla. Dahil sa pagtunaw ng yelo sa North at South Pole, ay tumaas ang tubig sa dagat na naging sanhi ng paghiwalay nito sa mas malaking isla ng Brazil at tuluyan na nga itong naging ganap na isang isla at tanging mga ahas lamang ang naiwan rito. Sa Snake Island ay may tinatayang mahigit 2,000 hanggang sa 10,000 piraso ng mga ahas, kaya naman ito tinawag na Snake Island. Dito rin sa isla makikita ang pinakadelikadong ahas sa buong mundo at ito ay ang Buttrops insularis o Golden Lancehead Pit Viper. Ang lanceheads ay kayang lumaki ng isang talampakan at kalahati. Ang lanceheads ay sobrang makamandag na kapag ang tao ay natuklaw, maaari itong mamatay sa loob lamang ng isang oras. Ang ahas na ito kumakain lamang ng mga ibon, kaya naman ang lahi nito ay nauubos na kasama na sa critically endangered species. Nasabi na ito ay pinakadelikado dahil kahit ano pa mang gamot ang ilapat sa iyo, kapag ikaw ay natuklaw nito, ay babawian ka pa rin ng buhay. Ang mga sintomas nito ay ang paghina ng atay, pagkalusaw ng iyong muscles, at pagdurugo ng iyong utak. Marami pang sintomas ito depende sa lakas ng iyong pangangatawan dahil ang laso nito ay parang asido na tutunaw sa laman ng ating katawan at maaaring dahilan ng pagkamatay ng biktima pagkalipas lamang ng ilang minuto dahil meron ka lamang na 3% na mabuhay. Subalit marami pa rin mga tao ang mapangahas na gustong makahuli ng nasabing uri ng ahas dahil ito ay may malaking halaga kapag ibineta sa mga eksperto at mga taong kolektor ng hayop. Sinasabi na ang venom nito ay maaaring lunas sa sakit sa puso at iba pa. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit $10,000 hanggang sa $30,000 depende sa laki nito. Na kung sa pera natin sa piso, ito ay aabot sa 1,000,000 o higit pa. Kaya naman marami pa rin ang mga snake hunters ang nagbabaka sakaling makahuli ng ahas na ito. Marami rin ang nagsasabi na noong unang panahon, may mga taong naniniraan sa isla. Tulad na lamang noong itinayo ang lighthouse taong 1909. Ito ay pinatayo upang mapaiwas ang mga barkong naglalayag papunta sa isla.
May mga taong inatasan na kontrolin ang lighthouse, subalit taong 1920, ang tagapangalaga ng lighthouse ay namatay, kasama na rin ang kanyang pamilya dahil sa pag-atake ng mga ahas na gumapang mula sa bintana ng lighthouse. At dahil automated na ang mga lighthouse ngayon, hindi na rin ito kailangan ng tao. Sa ngayon, tangi ang mga Brazilian Navy lamang ang mga nakakalibot sa paligid ng isla para tiyaking ligtas at walang ibang tao ang makakapasok dito. At ang mga piling researcher para magtala ng mga datos at impormasyong makukuha mula sa isla. May isang kwentong bayan pa na may natagpuan daw di umano na isang bangkay na mangingisda sa dalampasigan ng isla na naliligo sa sariling dugo sa kanyang bangkay. Kaya naman mas lalong pinagbawal ang pagpunta sa nasabing isla. At kung ikaw ay takot sa ahas, ang tawag sa phobia na ito ay ophidiophobia. Ikaw, kung wala kang fear of snake, kaya mo bang manatili sa isla na puno ng mga ahas?